Hello and welcome back po sa channel natin. Ayan. So, ang tuturo ko sa inyo ngayon, yung website design. Ayan. Pero, dito muna tayo sa header. Yung header na to. Ito muna yung ituturo ko sa inyo kung paano siya kino-customize. Ayan. So, and here we go again sa ating legendary intro. Sa mga first time na napanood yung video natin, ayan, dahil sinasuggest tayo ng YouTube. Ayan. Nagtuturo po tayo ng online jobs. Ayan. Visit lang po tayo dito sa channel natin. Yan, huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Click po natin yung subscribe button dito. At panoorin po natin yung quick guide. Yan, dito sa unahan ng video natin. At kung meron po kayong mga katanungan, visit po tayo sa group natin sa Facebook. Yan, nagtutulungan tayo dito. So kung meron kayong mga tanong, yan, nagtutulungan tayo dito. Andiyan po yung link sa description natin. Yan, at nag-loading pa siya. Yan, ito po yung group natin sa Facebook. Yan, so, ngayon ang tuturo ko sa inyo yung header ng website natin. Ito, itong unahan dito. Yan. So, itong Dyson Berry, ito yung ano natin ngayon, ito yung business natin ngayon. Ginagawa ko siya ng website. Yan, sa mga interesado sa inyo, yan. Visit lang kayo sa FB page natin, andyan din sa description yung link. No, yan. Dito tayo sa header, dito sa taas. Kasi itinray ko siyang iisang video, no? Yung header, body, tsaka yung footer. Pero umabot ng isang oras kung ipapaliwanag ko. Yan. So, ngayon, saan ba siya isineset-up? Paano natin papalitan yung background ng website natin? Paano natin lalagyan ng mga menu dito sa taas? Yan. Yan ang malalaman natin ngayon. So, ngayon, ako kasi pag gumagawa ako ng website, ang ginagawa ko, minamatch ko yung kulay ng logo ko sa background ng website ko. Kagaya ng logo ko ngayon, no, ito. Medyo, ano siya, medyo black, red, and white lang ang kulay niya. Yan, dyan lang siya naglalaro. So, ang gusto ko magiging background ko, black. Yan, saan natin papalitan yan? So, ngayon, dito tayo sa admin panel natin. Yan. Ang maganda lang dito sa Shopify, hindi kailangan ng mga HTML skill dito. Yan, ang gagawin natin, pupunta tayo sa online store. Yan. Iko-customize natin yung themes natin. Yan. Tapos, click natin itong customize dito. Yan. Tapos, pupunta tayo dito sa theme settings. Ito, itong theme settings dito. Tapos yung colors, ayan. Sa colors natin, hahanapin natin yung background. So, dito tayo sa background sa nasa ilalim siya. Yung background natin ay white. So, gagawin ko siyang black. Ayan, kung mapapansin nyo, pag dinarag nyo yung kulay dito, magpapalit-palit siya. Pwede kayo mamili kung ano yung babagay sa logo nyo. So, dahil black ang gusto ko yan. Pure black siya. Tapos, isi-save ko na. At para malaman natin kung napalitan siya, refresh natin to. Yan. So, ngayon, syempre, hindi kita yung mga letter ng ano natin, yung mga letters natin kasi halos black lang din ng ano natin. No? Halos, hindi siya light. Kailangan gawin natin light yung mga letters natin para mag-stand out siya. So, babalik ako sa dito sa color. Dito naman sa taas, yung etong headings and links, yan, papalitan natin siya ng kulay. Ayan, kung mapapansin nyo, pag ginawa nyo pula, yan, papalitan natin sila ng kulay. Para mas kitang-kita siya, gagawin ko siyang puti. Yan. Tapos, i-save ko ulit. Tapos, check natin kung, ano, kung gagana siya. Yan, palitan ko na siya ng kulay. So, next. Ito naman ang importante, yung menu. Siyempre, dito sa... ito, sample lang to yung test na yan. Sample lang yan. Para may makita lang tayong product na naka-add. No? Siyempre, kung mamimili, ano ba yung tinitinda natin? Ano ba yung mga tinitinda natin sa Dyson Berry? Perfume, di ba? Sa perfume natin, meron siyang men's at women's, di ba? So, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng menu ng perfume. At kung meron tayong tees, maglalagay tayo ng tees, ng mga t-shirt, yan. Naglalagay ako ng menu rito.
Ang gagawin ko, babalik ako sa homepage, back lang, tapos click natin tong Shopify na to, yung logo na to. Yan. Tapos pupunta ako sa navigation menu. Asa yung navigation menu, nandito siya. Ayan. Ayan, itong navigation menu rito. I-click ko yan. Tapos, dito, yung main menu natin. Ayan yung main menu, home lang ang nakalagay sa main menu natin. Kiklik ko tong main menu. Yan. Sa menu items natin, home lang. Ito, home lang ang nakalagay. So, mag-a-add lang tayo, no? Maglalagay tayo ng perfume. Tapos sa link, itong link na to, lagay muna natin ang all product muna. Yan. Yan, all product muna tayo. So ngayon, syempre sa perfume na gagawin natin, save muna natin pala to. Tapos check natin kung nagkaroon na siya. Yan, meron na siyang perfume menu. Tapos, mag-a-add ako ng t-shirt. Yan, halimbawa itong tees. Tapos, lalagay ko muna siya sa all product lahat. Para masi-setup ko muna siya. Ngayon, syempre, sa perfume, save pala natin. Huwag natin kakalimutan yan, i-save kada edit natin. Syempre, sa perfume natin, tapos may tees na rin tayo. Yan. Meron pang lalaki, meron pang babae. Diba? So, kailangan magkakaroon tayo ng drop-down menu. Pag-click nila sa perfume, may lalabas kung, halimbawa, yung customer natin, lalaki. Siyempre, sa men siya pupunta. Yan. Maglalagay tayo ng menu ngayon. Dito, ang gagawin natin, mag-a-add lang tayo ng menu. Yan. Men's, halimbawa yan. Tapos, lalagay ko muna siya sa all product, no? Tapos, sa ibang ano kasi ito eh, ibang section ng tutorial kasi kung paano siya ihiwalay. Yan. Kasi matatagalan talaga tayo. Yan, sa all products ko muna siya lalagay. Kumbaga, sisetup ko muna siya. Tapos, ang gagawin ko dito, kung isisave ko to, halimbawa isisave ko yan. Tapos, pag nirefresh ko siya, dito siya lalagay sa ano sa menu natin dito, sa gilid. Magkakaroon ng men's na. Ang gusto natin, ilagay yung men's dito sa perfume, sa loob ng perfume, para pag kinlik nila yung perfume, mamimili lang sila. Ang gagawin ko, idadrag ko to. Itong, ano dito, yung mga tuldok-tuldok dito. Dadrag ko siya sa gitna ng perfume. Ayan. Sa gitna, wag dito sa gilid. Kasi pag sa gilid, doon pa rin siya pupunta. Dapat sa gitna siya. Ayan. Pag sinave natin, ayan, magkakaroon siya ng arrow. Yung drop-down menu na to, yung arrow na yan. Pag kinlik mo, meron na siyang men's. Di ba? Yan. So, ngayon, mag-add ulit ako. Siyempre, may pambabae. Yan. Add ko muna siya sa all product ulit. Yan. Tapos, save. Refresh. Yan. Makikita na natin dito. Pag kinlik niya to, yan. May men's, may women's. Mamimili na siya dito. Yan. Yan, mamimili na siya dyan. So, sa tis naman, ganun din. Lalagay din tayo ng men's tsaka women's. No? Men's. Yan, lagay muna natin lahat siya sa all product. Tapos, drag na natin sa gitna. Yan, tapos add tayo ng women's. Yan. Yan. Tapos save. Yan. Huwag natin kalimutan i-save. So, yan. Tapos, refresh natin. Yan. Ganyan lang gumawa ng mga drop-down menu dito. Pero, syempre, paano natin siya lalagyan ng items? So, isi-separate ko siya ng tutorials, no? Kung paano. Sa ngayon, dito muna tayo sa pagdi-design ng website natin. So, sa header, ayan, yung header na yan, lalagyan natin siya ng ano ng linya rito, yung line dito sa ano. Para parang naka-separate siya, no. Pupunta ulit ako dito sa themes. Tapos customize. Dito lang siya sa color naglalaro. Tapos theme settings, tapos sa colors.
Tapos dito tayo sa line, borders line. Ito. Yung borders line na to. Ayan. Asan na yun? Ayan. Ba't ayaw? Bakit siya wala? Dito tayo sa form field. Background. Gawin natin white. Ayan, ayun. Itong borders line niya. Ayun nga yun. Ayan. So, para naka-separate siya sa ano natin. Sa site natin. Ayan, magkakaroon siya ng line. So, ayan, ganyan lang gumawa ng header, no? Ayan, so, sa next video naman, yung body. Kasi pag pinagsama-sama natin, nahaba yung video natin. Maganda yung step by step. Ayan, so, tapos na tayo dito sa, ano, sa header natin. So, kung gusto niyo palagyan ng, halimbawa, sa home improvement kayo, meron kayong mga, dito, mga furniture, tapos dito naman mga tools, tapos meron pa kayo dito mga DIY. Pwede kayo mag-add. Punta lang kayo sa ano sa homepage dito. Sa ano natin sa admin panel natin sa navigation. Yan. Tapos mag-add lang kayo sa main menu. Kunyari mag-add tayo ng DIY, no. Ayan, mag-add ka lang ng ano, click mo lang tong add menu item. Kunyari DIY. Tapos, yan, all product muna. Yan. Ganun lang kadali, ganun lang kasimple. Tapos, save. Pag ni-refresh natin, ito yung live website natin. Yan, maglalagay na ng DIY yan dyan. So, pag kinlik mo yung DIY, lalabas lang yung mga all product. Yan, so, tuturo ko sa inyo sa mga susunod na video natin, yung landing page na pag kinlik nila yung perfume sa men's, kailangan ang landing page natin, ang makikita nila, puro mga product na puro pabango ng panlalaki. Yan. Ganun lang ang ano natin. Ang landing page. Tuturo ko sa inyo. So, ngayon, sa header muna tayo. Sa next video natin, yan. Ang next video natin ay yung body naman. Yung body, ito. Paano ginagawa yan? Paano ito lagyan ng mga image? Ano yung mga size ng mga image na ilalagay natin? Yan. Ayun naman next na topic natin. Kundi mamaya bukas kasi masyado siya mahaba, no? So, stay tuned lang kayo. Mabilis ko na i-upload to, hindi ko na patatagalin. Basta isi-section by section lang natin siya para mas maintindihan natin kung paano siya gawin. Yan. So, shoutout po pala sa mga ano, sa mga group members natin. Yan. Dito, ang dami na natin, magte 10,000 na tayo. Yan. Sa mga sumasagot sa mga tanong, sa mga basic na tanong na nasagot ko nang dati na hindi yung iba hindi nanonood ng mga video na mga hindi nila pinapanood yung mga videos, hindi nagte-take down note. Yan. Shoutout po sa mga sumasagot diyan. At maraming salamat po. So, stay tuned lang po at mabilis natin i-upload tong Shopify. Yan, at abangan na rin po natin yung Amazon Seller Central na yan. So, yun lang po at good luck sa inyo. Maraming salamat po.